Unang-una, guys, swerte. Okay? This is the energy of good luck, good fortune, swerte, mga kapiksis. So, i-mind nyo na to, guys. Especially if meron kayo mga bagong kontrata na pipirmahan. For some of you, maaari kayo magkaroon ng mga bagong job contracts, bagong deals, mga projects, project closure, ganyan. And yung iba sa inyo, parang matatanggap nyo yung mga bayad, mga payment after ng mga project closure. Sometimes ganun, no, di ba? Pagkatas ng project, tsaka binabayaran kayo ng mga customers. So, for some of you, medyo malaki-laki itong payment na inaasahan nyo. Mga kapiksi, malaki-laking bayaran ito. So, again, i-mind nyo na itong mga pera na to, mga deals na to, mga kapiksi. Alright? Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran, para ngayong October 16 to 31 para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. So shuffle natin tong cards guys, tingnan natin yung mga mensahe na gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabay. Meron tayong healing message or healing energy para sa inyo. Meron tayong reincarnation. Alright. And meron din tayong accomplishment. Wow! Sobrang ganda. So, unahin natin to guys, no? Kasi this is a very positive message or energy para sa inyo. Accomplishment is something na ma-achieve nyo sa inyong buhay, mga kapiksi. Okay? So, always remember guys that you can be, do, and have anything that you want in your reality. Ibig sabihin, kahit ano, as long, kahit anong gusto mong marating, kahit anong gusto mong ma-achieve, ma-accomplish, ma-hit na goals, mga desires, ganyan. Lahat yan posible as long as you can think about it, no? If it's possible in your mind, it's definitely possible in your physical reality. Whatever you focus on manifests, mga kapiksi. Kung ano yung pinagbubuhusan nyo ng attention at panahon, yun yung napupush out sa inyong 3D and sa inyong physical reality. So, if you want to accomplish yung mga goals nyo, yung mga desires nyo sa buhay, yung mga minimithi, yung mga ninanais-nais nyong ma-achieve, mga kapiksi, all you have to do is to focus your attention. Ibig sabihin, focus your thoughts, focus yung isip nyo dun sa mga goals nyo, dun sa mga desires nyo sa buhay. And then, one day, if it's become a belief in your subconscious mind, it will then be pushed out in your reality, mga kapiksi. Alright? So, nothing is impossible, guys. Even in the word impossible, it says, I am possible. So, lahat, posibleng posible. Alright? Okay. And then, healing, mga kapiksi, no? Mag-focus sa inyong healing. Pag lumalabas ito, guys, ibig sabihin, pagbuhusan nyo ng attention nyo, yung inyong kalusugan, mental, physical, emotional, and even yung spiritual healing nyo, mga kapiksi, pagbuhusan nyo ng attention, panahon, kung may mga nararamdaman kayo, better na magpakonsulta agad sa mga manggagamot, sa mga professional na doktor, no? Kasi sila yung mga tamang tao na makakapag-diagnose ng nararamdaman nyo and makakapagbigay ng mga karampatang lunas sa inyo, mga kapiksi. Alright? And sa channel natin, meron tayong Ho'oponopono and self-love subliminal para naman sa iyong emotional healing. Meron din tayo guys na subliminal for good health, no? Kasama yan dun sa playlist ng Pampaswerte Subliminal. So, pwede nyo rin yung pakinggan. Additional tool lamang yon, mga kapiksi, para maging maganda yung pakiramdam nyo. But then again, pagdating sa kalusugan, wag na wag iti-take for granted. Kumonsulta sa mga manggagamot, guys. Alright? And reincarnation, mga kapiksi, ibig sabihin ito, past life or reincarnation, di ba? Pwedeng nauulit. Pero kumbaga parang nabubuhay ulit, no? Reincarnation, nabubuhay ka, pwedeng nabuhay ka na sa past life mo, tapos nag-reincarnate ka ngayon sa iba namang pagkatao, ganyan. And then, pwede ka ulit mag-reincarnate sa next life mo, na iba naman pagkatao mo, or iba naman yung pamumuhay mo. So, ganun yun. Pero, wag mo nang antayin, guys, yung reincarnation, no? Kumbaga, wag mo nang antayin yung next life mo para mabuhay na nakakamit yung mga
desires mo, no? So dito pa lang sa lifetime na to, gawin mo na lahat yung mga gusto mong gawin. Isipin mo na lahat yung mga posible mong ma-achieve sa buhay mo para ma-experience mo na siya this lifetime. Hindi mo lang kailangan antayin pa yung reincarnation mo para lang ma-experience mo yung buhay na gusto mo. Okay? Alright. So, comment down below, Sagittarius, if naka-resonate kay Jan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung additional. Ito yung mga ganap sa buhay nyo, guys, ngayong October 16 to 30. So, shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng Sagittarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapixie? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bongga, mag-avail ka na ng course. Sobrang ganda talaga. And good news, no, kasi magbibigay din ako ng 10% discount, guys, until October 31. So, mag-avail na kayo habang mainit-init pa. And meron din tayong email coaching, mga Kapixie, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga Kapixie, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinipixietaro@gmail.com. So, Sagittarius, guys, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. Meron din tayong presence ng Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka Air Sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring may ganyan kayo sa inyong natal chart. For some of you, maaring you may be dealing with those people na may ganyang signs. Unang-una, guys, swerte. Okay? This is the energy of good luck, good fortune, swerte, mga Kapixie. So, i-mind nyo na to, guys, especially if meron kayong mga bagong kontrata na pipirmahan. For some of you, maaari kayong magkaroon ng mga bagong job contracts, bagong deals, mga projects, project closure, ganyan. And yung iba sa inyo, parang matatanggap nyo yung mga bayad, mga payment after ng mga project closure. Sometimes ganun, no, di ba? Pagkatas ng project, tsaka binabayaran kayo ng mga customers. So, for some of you, medyo malaki-laki itong payment na inaasahan nyo. Mga Kapixie, malaki-laking bayaran ito. So, again, i-mind nyo na itong mga pera na to, mga deals na to, mga Kapixie. Alright? And for some of you naman, guys, no, nakikita natin yung healing. Itong energy ng healing. Ito yan, guys. No? You are being healed, mga Kapixie, no? And nandun pa kayo sa stage na nasa healing kayo, lalo na kung may mga negative kayo na pinagdaanan, guys. So, kailangan nyo munang i-focus yung energy nyo sa inyong healing. Mga Kapixie, lalo na kung may mga bagay na nagpapabalisa sa inyo, no? May mga bagay na aligaga kayo. Pwedeng yung sakit na nararamdaman nyo, guys, ay dulot din ng stress, no? Kasi yung stress, masama talaga yan sa katawan. Okay, so kung may mga bagay na nagpapastress sa'yo, kailangan nyo talagang alisin yung inyong attention dun sa sitwasyon na yon or sa tao na yon or kung sino man or ano man yung nagbibigay ng stress sa'yo, kasi nagbibigay talaga yan ng mga sakit-sakit sa katawan, mga Kapixie. So, alisin yung inyong attention, yung iba sa inyo, dahil sa frustrations rin, no? Mga frustrations nyo sa buhay, mga disappointments, negative emotions, kaya kayo na-stress, guys. So, you really have to focus on your healing, mga Kapixie. Pero, magiging mabuti rin yung inyong kalagayan, no? So, again, pwede nyo pakinggan yung ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal. Magpa-check up sa mga manggagamot para talagang tuluyin kayong makarecover, mga Kapixie. And bahagi pa rin ng swerte nyo, guys, ay mga bagong opportunity talaga pagdating sa kaperahan. So, pwedeng new job opportunities,
Pwedeng mga bagong pagkakakitaan din, mga sideline, mga side hustles, mga kapiksi. Pero no opportunities regarding sa kaperahan, guys. Alright? So, i-mind nyo na yan, guys. Sa comment section, mind nyo opportunities, mind swerte, mind good luck, mind good fortune. Para talagang ma-experience nyo. Sa relationship, mga kapiksi, may magpaparamdam sa inyo. For some of you, maganda yung takbo ng energy sa inyong relationship. There's abundance of love and happiness dito. Tapos kung meron kayong inaantay na tao, yung iba sa inyo kasi parang long distance, ganyan. Pwedeng LDR kayo, tapos baka nag-lost contact kayo nitong person na to. Maaari itong mag-reach out sa inyo, mga kapiksi. Kasi nalulungkot din sila, no? Parang nalulungkot sila. Na homesick ba? Lalo na kung magkalayo kayo. So, maaari itong mag-reach out, lalo na kung medyo matagal-tagal na kayong hindi nag-uusap nitong person na to. Kung kayo ay nasa no contact zone, no contact relationship, yeah. Nabasa ko yan. NCR. Akala ko ako ano yung NCR, National Capital Region. Yung pala no contact relationship. So, yung mga nasa NCR dyan, mga kapiksi, no, huwag kayong mag-alala kasi nakikita natin na yung person nyo nag-iisip na rin na makipag-communicate sa inyo, mga kapiksi. And ito'y magpapadala pa ng mga kilig-kilig sa inyo and sa inyong relationship. Pwedeng marikindle yung inyong relationship, mga kapiksi, and magkaroon kayo ng reconciliation with this person. Pero parang ano pa to, medyo nag-iisip. Parang may pumipigil pa sa kanya na mag-reach out, mga kapiksi. So, for some reason, maaari yung mga pinag-awayan nyo dati, ganyan. So, yun naman yung usually. Kaya hindi sila kumukontak kasi may mga pinag-awayan kayo na hindi pa sila nakamove on. Alright? So, yeah. Comment down below, guys. Sagittarius, if naka-resonate kayo sa reading na to. Ito yung ating 2024 kapalaran, mga kapiksi. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.